So hello mga kulitsyop, isang magandang hapon po sa ating lahat. Ayan, so nandito na naman tayo sa City Regatan, Bangko Tindahan, Cavite. At eto naman po yung bike ni Zane, nandyan lang po dahil si Zane po ay ayaw na magbike dahil nag-semp lang po siya kanina. Ayan, medyo nasugatan po yung tuhod at sabi niya ayaw na magbike pero maya maya magbabike din yan. Alright, so last time nung binike-check natin tong ating Crosta, no, na Vector na naka air fork, bola ni air fork, 29er, all alloy. Ayan. So nabanggit ko po doon na pagdating po dito sa 11 speed niya, nahihirapan po siyang umakyat. So pakita ko sa inyo guys. Ayan guys, oh. Okay naman siya hanggang 10 speed. Pero pagdating sa 11 speed, ayan, oh. Hindi na siya makaangat. No, kahit anong adjustment natin, nahihirapan na siyang umangat kasi nga ayun. So kung mapapansin nyo, medyo sagad na tong pulley niya dito sa ating pinakamalaking sprocket or cogs, no? Ayan. At kahit isagad natin yan, kahit po i-adjust ko na ganito, ayan, kung mapapansin nyo, kahit isagad ko na ganyan, hindi pa rin sila magtatama. Ayan, hindi pa rin sila magtatama kahit sa 10, sa 11 speed. So mahihirapan siyang umakyat doon. So although yung kanyang stock ay 11 speed talaga, so I don't know lang kung bakit nagkaganon, ano, siguro nga dahil doon sa upgrade natin ng hubs. Ayan, gagawa natin ang solution yan guys, at ang solution natin dyan is itong tinatawag natin na goat link. Ayan, so kung nahihirapan yung mga RD ninyo na magpaakyat dun sa pinakamalaking sprocket nya, gagamit tayo ng tinatawag natin na goat link. So tamang tama yung na-order ko na goat link, bagay sa kanyang kulay, kulay blue din. Alright, so samahan nyo ako guys kung paano natin lalagyan ng goat link itong ating RD na Senza RX11. So ang gagawin natin, gamit lang tayo ng Allen. Ayan, so gamit ang Allen wrench natin guys. Okay, so kakalasin natin itong dugtungan ng RD at saka yung kanyang extender. Ito. So madali lang to, luluwagan lang natin guys. So bago pala natin gawin yon, para hindi stretch yung kadena, ilagay muna natin sa pinakamaliit na cogs or sprocket. So ayan na siya. So kalasin lang natin to. Alalayan nyo lang ng konti guys, no, para hindi malaglag. Ayan. So matatanggal na natin tong pinaka RD natin. And then doon sa pinaglagyan niya, lalagyan natin siya ng ito, nung goat link. So tatandaan natin na yung goat link natin, meron siyang ito, yung pinaka stopper niya. So dapat yung stopper din ng goat link natin na gagamitin ay nandito sa kanyang position niya, no? At ito nga palang goat link na to ay nabili ko ng 35 pesos sa Lazada. Alright, so ang gagawin lang natin, kung saan natin tinanggal yung ating RD, doon natin ikakabit itong ating goat link. Ayan, so higpitan lang natin dito yung goat link natin. So yung ibang goat link tinatabasan pa yon, pero ito hindi na. Ayan guys, higpitan lang natin ng tama, no, para hindi siya gumalaw. So once na nahigpitan na natin, ilalagay naman natin itong RD natin dito sa lagayan niya sa goat link. So ayan na siya guys. So try naman natin kung effective yung ating goat link, no? Ayan, so kung kanina nahihirapan siya umakit sa 11 speed, titingnan natin ngayon kung kumusta ba ang kanyang shifting. Dito pala natin ilagay, para kitang-kita natin kung umakit nga ba siya sa tamang speed. Alright, so number 1, so ayan po siya. Number 2, ayan, maganda na yung akit niya. 3, ayan, 3, 4, 5, 6, 8,
9, 10, 11. Ayun. So, baba naman. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, isa pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, yun. Maganda na yung akit ng ating kadena, no? At hindi na siya nahihirapan. Kung mapapansin nyo, masyado maingay yung ating ano, masyado maingay yung ating hubs. Yung kaset. So, kung mapapansin nyo guys, dito sa 11 speed, ayan, meron siyang enough space para dun sa 11 speed niya. Ayan, di ba? Oh. Ayan. So, hindi siya yung tumatama na dun sa pinaka bracket niya. Alright. So, ganun lang po ang ating solusyon. Kung nakakaranas po kayo ng nahihirapang umakyat yung inyong kadena sa pinakamalaking sprocket or cogs natin. So, yun yung pinakasolusyon natin dyan, guys. So, itotoonan na lang natin siya ng maayos para mas maging super smooth pa yung kanyang shifting. Alright! So, I think hanggang dito na lamang po ang ating video at sana po yung may niembag na naman ako kapakipakinabang sa araw na ito. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe lang tayo sa Kulit Shop. Ang shop na makulit pero walang physical shop. See you on my next videos. Bye-bye!